So yun, magandang hapon at welcome ulit dito sa ating motorcycle review. Siyempre dito lang sa Honda Jeep Jam Cycle dito sa Lanoy, Kalumpang, General Santos City. So ito mga tol, ang ating feature sa araw na to, ang Honda PCX 2024 Metallic Matte Black. So alamin natin kung gaano ba kaganda itong motor na to. Balikan na nga natin itong Honda PCX 160 2024 na Metallic Matte Black. So ito mga tol, napakaganda ng kanyang kulay dahil ngayon lang inilabas yung kanilang matte black na kulay, no? At kitang-kita mo na yung pagka-aggressive at syempre yung mga details and yung mga kanto-kanto niya dito sa kanyang fairings. So dito sa kanyang harapan, so makikita rin natin dito yung napakahabang daytime running light. So ayan, talagang pansin na pansin mo, no? Itong kanyang daytime running light kahit hindi siya umiilaw. And syempre yung kanyang headlight dito, napakaganda at napaka-aggressive ng looks nitong PCX 160 2024 na metallic matte black. Meron siya mga spiral na design dito. Syempre dito yung ating signal light at yan, meron siyang pahabang spiral dito. Tapos dito naman mga tol, meron siyang matte black na full yung kanyang front face. Tapos pagdating dito sa kanyang itaas, syempre makikita natin dito yung kanyang napakalapad at napakahabang visor. Meron siyang sticker ng Honda dito. At dito rin sa gilid, makikita natin dito yung kanyang sticker ng HSTC or yung Honda Selectable Torque Control. Doon kasi sa previous na model ng Honda PCX 160, yung kanilang matte lang na variants ay yung color gray na kulay, kung hindi ako nagkakamali. At ito nga, yung ating metallic matte black. So ito ay equipped ng Honda Selectable Torque Control at hindi lang ABS. Isa nga rin pala sa pinakaiba na itong ating bagong Honda PCX 160 dun sa ating mga lumang version or model. So ito mga tol, yung kanyang mugs dito, yung kanyang cast wheel, meron siyang dark brown na kulay. So dun sa ating previous na version ng Honda PCX 160, meron siyang color black or matte black na kulay. Para ma-identify natin kung bago ba or 2024 model ba na PCX yung ating bibilin, yung emblem niya dito, meron na siyang extended na 160 emblem dito sa kanyang PCX. So yan po ang ating pinakabagong model ng Honda PCX 160. Puntahan natin yung kanyang harapan. Dito sa kanyang front fender, meron siyang matte black din na kulay at meron siyang minimalist na sticker dito, yung ating ABS or yung anti-lock braking system. At proceed na tayo dito sa kanyang suspension. Dito sa kanyang suspension, meron siyang conventional telescopic fork at napakataba and napaka-quality ng suspension nito. Sa kanyang braking system, meron siyang dual-path piston caliper na may Nissan brand. At ito yung kanyang plain disc. Siyempre, meron siyang ABS, single-channel ABS dito sa kanyang harapan. Sa kanyang cast wheel, meron siyang dark brown na kulay at itong kanyang gulong, meron siyang sukat na 110 by 70 by 14 inch at ito ay tubeless. At syempre yung kanyang tatak, IRC. Dating naman sa ating engine, hindi tayo mabibitin dito sa ating Honda PCX 160 dahil ito ay naka ESP plus na engine. So ito mga tol, nagbibigay siya ng added power. Hindi malakas yung konsumo ng gasolina netong ating ESP plus engine ng Honda PCX 160. Sa kanyang suspension sa likuran, syempre ito ay naka twin shock. At syempre yung kanyang braking system dito, naka disc brake. Meron siyang single path piston caliper na may Nissan brand. At meron siyang plain disc. And yung kanyang wheels naman, naka cast wheel. Meron siyang dark brown na kulay. At yung kanyang sukat ng gulong dito sa likuran, meron siyang 130 by 70 by 13 inch. At ito ay tubeless. Ang kagandahan dito sa kanyang likuran, meron siyang mudguard dito para protekta sa ating engine kapag maulan, maputik, so hindi agad mapupunta dito. So less yung ating gagawing paglilinis dito sa part ng kanyang engine. So ayos na ayos to. So pagdating naman dito sa kanyang exhaust, so ayan, napaka simple lang at napaka stylish din ng design nito. Dahil dito yung kanyang
Heat guard, napakalapad. Meron siyang plastic na heat guard dito para iwas paso sa ating OBR. And pagdating naman sa ating muffler tip, meron siyang aluminum. O para siyang aluminum, no? Pero plastic lang ang materials na to. So meron siyang silver metallic na kulay dito. So hindi ko lang alam kung nakikita ninyo, no? Dahil against the light tayo. So ito, meron siyang letter X na tail light dito. At napaka-compact. And andito na rin yung ating signal light integrated dito sa ating tail light. At ito ay gumagamit ng LED. So lahat ng lightning system na itong ating Honda PCX160, mapaluma man na model or bago, eh lahat yan naka fully LED. Meron siyang added visibility, yung ating reflector, at yung ating rear guard na napakahaba at napakalapad. So iwas talsik talaga ng putik dito sa ating OBR. Isa rin sa nagustuhan ko dito, yung kanyang pillion step ng ating OBR, no? So kapag nakatupi siya, hindi mo agad mapapansin na ito yung kanyang pillion step. So nag-ano siya, para siyang kadugtong ng disenyo ng kanyang fairings dito sa gilid. At meron pa siyang parang stainless na materials dito. So ito yung kanyang pillion step, ayos na ayos. Yung kanyang seat cover dito, meron siyang dalawang tone. At meron siyang dalawang texture dito. Dito sa ating rider, meron siyang plain na texture pero magaspang siya, so makapit to. At dito naman, meron siyang may color gray na kulay. Tapos rough yung kanyang texture. Ang kagandahan dito, yung kanyang stitches, napakapal and napakasolid ng pagkagawa. So dito sa ating OBR, meron din siyang dark gray na kulay, no? So meron siyang dalawang partition. Ang matte black at yung ating color gray. So eto mga tol, yung ating seat stopper. Ang function niyan, syempre, para hindi agad mabali or hindi masira yung ating upuan kapag bukas tayo ng bukas. And ang kagandahan dito sa ating PCX160, so eto kapag binuksan mo to, meron na siyang naka-ready dito na kabita ng ating top box bracket and syempre yung ating top box. Makikita natin yung kanyang fuel tank dito sa bandang gitna sa ibaba. So hindi na tayo mahihirapan kapag tayo ay magpapagasolina. Hindi na natin kailangan buksan ang upuan na ito kapag tayo ay magpapagas. Dahil yung kanyang seat opener nandito lang din sa gilid ng ating smart key system. So ito yung ating integrated seat opener at yung fuel tank opener. So ito yung ating fuel tank. Ito mga tol, napakalaki na ang fuel tank na ito dahil ito ay merong 8.1 liters fuel tank capacity. So ganyan po kalaki ang tangke ng motor na to. And syempre yung kanyang fuel consumption. And syempre yung kanyang fuel consumption ay naglalaro sa 45 kilometers up to 50 kilometers per liter. Kung comfortability naman ang ating pag-uusapan dito sa motor na to. Syempre ibibigay rin sa inyo yan ng PCX160. At kung mapapansin nyo dito mga tol, meron siyang apakan dito, no? At meron siyang extended na footboard dito sa itaas. So para makapag-relax kayo, lalong-lalo na sa mahabang biyahe. So ayos na ayos at napakagandang maxi scooter, elegante. Yan ang Honda PCX160. Meron na siyang naka-install na USB ready charging port. So yan ang kagandahan dito sa motor na to, no? Yan, napaka-stylish. At eto very futuristic yung design ng kanyang instrument panel, no? At eto rin ay gumagamit ng fully digital. Ang kagandahan lang dito, napaka-detalyado at kitang-kita mo kahit umaga at maging sa gabi. Kung i-compare natin sa ibang maxi scooter na ibang brand, ang motor na to, di hamak na mas mura, mas affordable ang presyo netong ating Honda PCX160. Siyempre, ABS version pa yan mga tol, no? Mas mura yung ating CBS version kung kayo ay naghahanap ng CBS version. So ito mga tol, 150,000 sa kanyang kabuuang presyo. At kung uutangin nyo naman, magda-down lang kayo ng 25,000 pesos. And syempre, yung kanyang installment plan sa loob ng 3 taon, meron kayong babayaran buwan-buwan na 5,989 pesos with rebates ng 200, so magiging 5,789 pesos yung inyong buwan-buwan na babayaran para dito sa ating Honda PCX160. Kalakip niya, meron siyang free helmet, free jersey, free LTO registration na 3 years at free TPL insurance para dito sa ating napaka-elegante na underrated maxi scooter ng Honda.
At sana nagustuhan ninyo ang ating features sa araw na to at sa hapon na to, ang Honda PCX 160 2024 Metallic Matte Black with ABS and Traction Control. So, saan yan mga tol? Dito lang sa Honda Jeep Jam Cycle dito sa Lanoy, Kalumpang, General Santos City. So, punta na kayo dito at mag-avail ng kanila mga units. So, yun lang mga tol at magandang hapon sa inyo. Ride safe! Peace out!